Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Gandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. COVID-19, maitutulad na lang sa mga influenza-like illnesses gaya ng ubo, sipon at kahalintulad na mga sakit ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Ang kabuang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas Report. Kung si bagong Health Secretary Ted Herbosa ang tatanungin, hindi na dapat pang katakutan ng COVID-19 at may tuturing na nga lang na itong nasa klasifikasyon ng influenza-like illnesses gaya ng ubo at sipon, ganun din ng lagnat. Sa Malacanang briefing, ipinahayag ni Herbosa na hindi na nga may tuturing na disease under surveillance ang COVID-19 at alam nang gamutin ito ng mga health experts. Naririyan din, sabi ni Herbosa, mga gamot na nagagamit na ngayon kontra sa sakit gaya ng molnupiravir at remdesivir, habang wala na rin anyang masyadong naiuulat na namamatay dahil sa COVID-19. Kung meron man na itatalang death, ito'y dahil na din anya sa antinatamaan ay nabibilang sa may comorbidity. Sa harap nito, ipinapayo pa rin ni Herbosa ang pagpapabakuna at ito rin naman anyang susulong ng kanilang kagawaran upang matiyak na nananatiling may proteksyon, lalo na ang mga high risk. Pakinggan natin si Secretary Herbosa. If me as the health secretary of this country, my feeling is it's now a disease under surveillance, which is what the public, the WHO said. It's just like your influenza-like illnesses, wherein it's any like airborne respiratory infection, flu, cough and colds. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Delay sa pamamahagi ng COVID-19 allowance ng medical frontliners dapat siyasatin ng Department of Health. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Nilipat ng isang kongresista sa DOH Secretary Teodoro Herbosa na alamin ang dahilan ng delay sa release ng COVID-19 allowances ng medical frontliners. Ayon kay Camarines Sir Representative Elre Villaferte, welcome para sa kanya ang pahayag ni Herbosa na titiyaking ma-release ang anumang kabayaran na dapat ay naibigay sa healthcare workers. Sa kasalukuyan, mayroon pang 12.5 billion pesos COVID-19 allowance ang hindi pa natatanggap na HCWs. Ayon sa DBM, na-release na ang naturang pondo sa DOH, ngunit hindi pa naibibigay ng naturang ahensya sa mga benepisaryo. Di ni Villaferte, kailangan masagot ng DBM at DOH kung nasaan na nga ba ang naturang pondo. Umaasa naman ang mambabatas na kagyat na matatanggap na ng mga HCW ang naturang allowance sa pamumuno ng bagong kalihim ng DOH, lalo at isa rin siyang medical practitioner at dating advisor ng National Task Force Against COVID-19. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, FIVOX inilahad ang apat na senaryo na posibleng mangyari sa Bulkang Mayon. Mula sa lalawigan ng Albay, may ulat si Nancy Medjavillo. Radyo Pilipinas Report. Sinabi ni Dr. Paul Alanis Albay, FIVOX resident volcanologist, apat na senaryo ang posibleng maganap sa Bulkang Mayon. Una, sa ipinapakita at aktibidad ng bulkan sa ngayon, maaring manatili sa Alert Level 3 o magpatuloy ang mabagal na paglaki ng lava dome at maigsing lava extrusion na maaring tumagal ng ilang buwan gaya noong 2014 eruption. Pangalawa, ito ang slow and sustained lava intrusion na may mataas na SO2 emission at mababang seismic activity. Maaring magtagal rin ng ilang buwan, inaakyat sa Alert Level 4 ang bulkan noong 2006 eruption. Pangatlo sa senaryo, ito ang lava fountaining and flow with occasional explosions and PDCs sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone na may mataas na SO2 emission at seismicity. Umabot rin sa Alert Level 4 ang alarma sa bulkan noong 2018 eruption. Pang-apat ito ang explosive eruption with high intensity, lava fountaining, long lava flows at PDCs sa loob ng 6 PDC. Bigla ang pagtaas at pagbagsak ng SO2, may mga pagyanig at maga ang katawan ng bulkan. Sa ganitong kondisyon, ilalagay ang bulkan sa Alert Level 5. Mula Legazpi City, Albay, Nancy Medjavillo, Radyo Pilipinas. Bagong modular treatment plant ng Maynilad sa Cavite magiging operational na ngayong buwan. Ang balita hatid ni Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Target ng West Zone Concessionaire na Maynilad Water Service Incorporated na masimula na ang operasyon ng bago nitong modular treatment plant sa Imus, Cavite ngayong buwan. Ayon sa Maynilad, oras na maging operational ito ay magproduce ito ng may inisyal na 5.5 milyong litro ng inuming tubig kada araw. Ang naturang treatment plant ay kukuha ng raw water supply mula sa Anabu River
para linisin at gawing inuming tubig. Paliwanag nito, ang nasa higit 2 bilyong Anabu treatment plant ay magsisilbing dedicated supply source para sa mga customers sa Imus. Ang initial output naman na 5.5 milyong litro kada araw ay sapat na para sa pangailangan ng tubig na mahigit sa 13,000 na customers nito sa lugar. Pero oras na maging fully operational na ito ay maaari pa niyang umakit ito sa 16 na milyong litro kada araw na kayang suplayan ng mga customer na higit 100,000. Ito si Mayor Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas. Para sa News Update, ito si Chef Bosongan para sa Radyo Pilipinas.